daughter to resign as vice president. Kasabay ng pagbaba ni Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang vice presidente ay dala ang pera ng taong bayan na kanyang kinuha, mga kaibigan. Kaya yung iba ho ay ayaw na ika nga po ay basta lang bababa ito, bagkos kasabay ng pagbaba din sa tungkulin bilang vice presidente ni Sara Duterte. Kailangan ito ay ma-impeach, kailangan ito ay makasuhan at managot sa taong bayan. I will ask my daughter to resign as vice president. At mag-resign dapat. Dapat lang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito. Ito ang matindi. Mainit-init pa. Mga mahal kong taga-subaybay. Bigla ang pagbaba sa pwesto ni VP Sara Duterte sa utos ni dating Presidente Digong. Hindi na ako nakatiis. Itong si dating Presidente Digong at siyempre itong kanyang anak na kasalukuyang Vice Presidente ngayon. Ang mainit na usapin, bigyan po natin ng linaw ito na pagbaba sa pwesto ni VP Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na taong bayan ay noong paman ay matagal na hong nananawagan na bumaba na sa pwesto itong vice presidente na si Sara Duterte. Unang-una, dahil pera ng taong bayan na hindi niya humaipaliwanag. Siyempre, ito pa. Sa kanya pong kaisipan ay para mapasuri at kung ano ang tunay na laman ng kanyang kaisipan at marami pa pong ground, dahilan na karapat dapat at deserve nito na bumaba na sa pwesto. Subalit ang tanong ng taong bayan at pinag-aalala kasabay ng pagbaba niya ho sa pwesto ay dala niya po ang napakaraming pera ng taong bayan na nanggaling ho sa buwis. Subalit ang nakakalungkot kong isipin ay madadala ho at dala sa pagbaba na ni Vice Presidente Sara Duterte sa utos ng kanyang tatay na ito ay pirsahan na na kailangang umalis na sa pwesto. Mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo ay huwag niyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan itong ating tinatalakay dahil importante yung mahalaga ang ating pong tatalakayin dahil pira niyo po ito. Karapatan nyo pong malaman ang mga dahilan tungkol dito sa mainit na usapin na biglaan na pagbaba sa pwesto ni Sara Duterte. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Samahan nyo po akong pakinggan, unawain, at nang sa ganun, lubos po nating maintindihan. Ito po, shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Tumatawag si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Naka-live tayo sa TikTok. Naglalive ako nung pumasok. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung alingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Libel case. Naya tumawag habang dito sa kanyang bata din na isang abugago. Ito ang kanilang mga modus eh. Diba? At ito, huwag po kayong alis sa bandang gitna ho ng ipi-play ko
at ibabahagi sa inyo na mainit na usapin ay dito po natin matutuklasan na bababa sa pwesto itong si VP Sara Duterte. Ang pinaka dahilan po ng kanyang pagbaba ay isisiwala to dito. Eto ho, nako. Isis against him, ikaw yung abogado. So, para papasabihin ng tao totoo, sabi ko na isang kapiting doon wala. O, totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero... Yun, maliwanag po mga kaibigan. Ha? Ang sabi nga dito ng dating Pangulong Duterte, ang gusto niya pong ipunto, ito doon sa naganap na hearing sa Quadcom na napakarami pong dokumento na na-verify na dokumento na may katotohanan, pinatotohanan ng mga bangko na mayroon nga pong account, joint account na bilyong pera ang pumasok ko. Ito'y matagal na ho na usapin. So, balit na dismiss ho ito na kaso ni dating Presidente Digong noon nang dahil ho, pinapakailaman niya noon siya ang nakapisto. Kaya pagkakataon na po ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes na ika nga po'y buhay ng kaso, naipail na po yan mga kaibigan at ginamit na ebidensya. Ngayon ho, ganun pa rin ang strategy ho ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi nga niya ay maliwanag ko. Kung totoo man yan, mga dokumento na yan, at kung totoo na drug lord ang kanyang anak manugang at kasabwat itong kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte, ay bababa, iuutos niya na bababa sa pwesto si VP Sara Duterte. Nako ho, ay usaping bababa, mga kaibigan. Sandali lang ho, isa pa, bago tayo magbigay ng anumang public opinion ulit. Eto, medyo kapanapanabi ko ito. Ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa mapahal ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapanastugan na figures. Wrong spelling pa yung wrong patuti. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling yan? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Wrong spelling daw. Nako. Yung kaya nilit, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Eh wala. Eh anong gusto mong gawin mo? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Naka... Presidente Duterte, naka ano tayo ha, naka Facebook live ako ha, naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila. Mahaba po yung interview niyan, at ayan pong kausap niya, itong kanyang kaibigan, na abogado na si Panilo, na nasubrahan din po ng talino. At yun nga ang nabanggit, ang tawag dito, binabala niya. Ibig sabihin ay ginagawa niya ng paraan palusod. Itong galit na galit siya kay Trillanes eh. Mga kaibigan, dahil na kakasuhan. Karapatan niyo na magkaso. Batambigan po natin ng highlight dito. Itong para ito isang budol din ho mga kaibigan na ginagawa niyang paraan. Noon pa man ay ganito ang diskarte nitong si dating Presidente Digong. May binabanggit pa nga yan eh, na kung kasangkot ang anak ko manugang sa mga pinagbabawal ng gamot, ay papat ako mismo ang papatay. Sinabi niya noon yan. At itong nabanggit niya muli, ay ito'y dati narang gasgas na ho ito na mga rason niya kapag siya ay natitiklo na, kapag siya ay naku-corner na. Ito yung narinig ko na rin sa kanya before, na pabababain ko sa pwesto ang aking anak
ha, bilang isang vice presidente ay muli yung naulit nitong nakaraang araw. Mga kaibigan, ha? Para lang, siyempre, kung hindi nyo malalaman ang tunay na pagkatao nitong mag-aama na ito, itong si VP Sara at itong dating Presidente Digong, sa mga pananalitaho nila ay baka humahulog kayo sa bitag dahil yan ay gumagamit ng anak, gumagamit ng taong bayan para lang luminis ang kanilang pagkatao. Data po at sa puntong ito, in relation, bakit ko po nasabi, katulad doon ito, ginagamit ang kanyang anak, ginagamit ang pwesto sa gobyerno na para lang malinis ang kanilang pangalan tungkol sa mga kinasasangkutan ng kanilang mga anak, siya at ang kanyang pamilya. Ay sinasabi niya lagi, always, na sinasabi niya ay bababa sa pwesto ang kanyang anak kung may katotohanan. Lumang tugtugin na yan. Gasgas na ho. Mga mahal kong taga-subaybay, yan po ang tanda natin. Yan ang isang uri ng pambudol nitong si Digong. Gasgas ho na yan. Lumang tugtugin na. Alam na alam na ang galawan mo, Digong. Ang importanteng mahalaga, mas maganda pa nga kung maririnig sa iyo dating Presidente Digong, ay magkita tayo sa korte. I-file mo kung may ebidensya. Hindi mo masabi yan eh. Hindi mo masabi. Ang lagi mong kapag makukorner ka, kapag bukong-buko na, halatado ka na, na wala ka ng rasyon na maibigay, ay yan ang gagawin mo. Gumagawa ka ng anumang style. But may nang mga kaibigan, marami nga nagbibigay ng public opinion kasabay ng pagbaba ni Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang vice presidente ay dala ang pera ng taong bayan na kanyang kinuha, mga kaibigan. Kaya yung iba ho ay ayaw na ika nga po ay basta lang bababa ito bagkos kasabay ng pagbaba din sa tungkulin bilang vice presidente ni Sara Duterte. Kailangan ito ay ma-impeach. Kailangan ito ay makasuhan at managot sa taong bayan sa mga ika nga po sa turo ng napakaraming ebidensya tungkol dito sa pera ng taong bayan na kanyang kinuha na hindi may paliwanag. Muli po, kinulang tayo sa oras. Maraming salamat. Nagpalain tayong lahat and reaction dito po sa ating tinatalakay. At siyempre, pakisupport po ang aking second YouTube channel. At itong aking main YouTube channel, nandiyan po. I-click lang ang aking second YouTube channel sa comment section. I-subscribe niyo po kapag may pagkakataon. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakod.